Ayan guys, so ang i-review natin ngayon ay e-bike from Enwow. So ang model nito ay ERVS. Ang price niya 56,800. So nabili ko siya sa ano, sa Lacson Corner Loyola. So ito yung susi niya nung nabili. Ito yung pinaka remote. Tapos may kasama din siyang isang susi. Pero ito, susi lang siya nung lock. So yan. So ito, itong button na to, pag click mo siya, ano lang, mawala lang yung alarm niya. Then pag click mo to, yan, naka-alarm siya. So pag ginalaw mo siya, pag ginalaw mo yung e-bike, tutunog siya. Then, ito naman, ito yan, parang may kidlat. Pag click mo yan, ma-on na yung e-bike. So kahit di mo nagamitin ito, unlock natin. And then ito naman, itong isang button na to, ito, pag gusto mo lang siyang patunogin, so pag hinanap mo siya, tutunog siya. Yan, so itong susi na to, yung sinabi ko kanina, para lang to dito. So ano lang siya, for safety lang. So pwede naman siyang, di ba pwede naman siyang naka-alarm, pero mas safe pa rin kung bibilang mo siya ng ganito. Yan, so yan, so guys, try na natin siyang i-on. Ginamitan ko yung kulay blue na susi, pero pwede ding ito, yung kidlat. Yan, on natin. Yan, so yun yung battery level niya. So ang pinakang full charge niya is pag nasa 52 ito. So low bat siya pag nasa mga 42 na yan, 43 ganun, kailangan mo na siyang i-charge. So ang full charge niya, kaya siya umabot ng mga 60 kilometers. Yan. So ang charging time niya, 6 to 8 hours. Yan. Minsan kahit na 8 hours mo na siya na china-charge, hindi pa rin siya mafu-full. Ewan kong bakit, pero sundin na lang natin yung 6 to 8 hours na charging time. So, kasama na yung ano niya, charger niya pag binili mo to. Parang kasinlaki nito, mismo yung charger. So, may ilaw yung charger na yun na parang may kulay red siya na ilaw, tapos may kulay green. Pag green, full na siya. So, pag red, ibig sabihin lowbat pa siya. So, pakita ko kung saan siya china-charge. Dito. Yan, diyan mo siya isasaksak yung charger niya. Ano? Isishoot mo lang dyan. Yan. So, yan guys. So, sa mga controls niya, yan, mayroon mo lang tayo. So, meron siyang ang ilaw. Wait lang, hindi ma-focus. So, ito, park light. So, hindi ilaw yung headlight mo, pero yung sa likod may ilaw na. Then ito, iilaw na yung headlight. Pakita ko yung headlight. Yan. Yan yung headlight niya. Medyo malabo kasi may cover. Yung cover pala kasama na pag binili mo. Pero pag installment ata, hindi ito kasama. Hindi kasama yung pinakang trapal niya. Yan. So yun yung dalawang signal light. Tapos ito yung busina niya. Yung busina niya malakas. Try natin. Ganun. Tapos yan, yan yung signal light sa likod. So may ilaw siya. May ilaw siya kahit naka park light. Yan. May busina siya sa kanan. May busina din siya sa kaliwa. So ito, hindi siya start button. Busina pa rin siya. Ewan ko kung bakit. Parang start button nilagay nila dito. Pero pinaka-start lang nila is dito sa susi at saka doon sa remote. So ito yung silinyador. Tapos yung brakes niya. Naka-disc brake na siya sa harap. Saka sa likod drum brake.
ay disc brake na rin pala. Sorry guys. So yan. So meron siyang yung D drive para pag-abante, and then yung reverse yung pag-atras ka. So drive and reverse pwedeng naka-low. Pag low, yung speed mo hanggang ano lang, maximum of 17 kilometers per hour or 18 na ganun. Pag medium, maabot ng 25 kilometers per hour. Tapos pag naka-high ka naman, ang maximum speed mo is 32 pag full charge. So pag medyo low bata siya, nagbabago-bago yung ano niya, yung maximum speed. So sa kaliwa naman, meron tayong signal light. Yan sa left. Yan, pag nag-signal light ka, yan, makikita mo dun, oh, sa monitor mo, nagsisignal siya. Yan, sa right naman. Yan, so ito, busina. So yan, may handbrake, may brake siya. Tapos may safety brake din siya pag pinik mo yan. Yan. So safety brake siya. Yan, so side mirror natin. Yan, so ito yung wiper niya, hindi siya kasama pag binili mo. Bali yan, pinalagay ko lang. So nagpalagay ako niyan, 2.5 yung nagastos ko. Yan, kasama na lahat yan, yung wire sila na nag-provide. Yan, ito lang yung on niya. Yan, try natin. So maganda siya pag umuulan. Kasi dati nung wala pa yun, pag umuulan, mahirap. Wala nang makita lalo na sa gabi. Puro reflect ng ilaw. So yan, nung pinakabit ko to, yan, ano lang, nagbigay lang ako ng tip na 100 pesos. So libre yung pakabit niya. So lahat ng maintenance niya, libre na. Pero yung gagamitin, ikaw na yung magbabayad. Kunwari yung change oil. So gear oil lang yung ginagamit. So ano lang yun, mga 50 pesos to 120 pesos yung gear oil. So papakita ko mamaya kung saan nilalagay yung gear oil. Ito rin pala, nakalimutan ko, sa ilaw niya meron tayong high at saka low. Yan. So yun, yung next naman is yung battery natin. Papakita ko kung saan nakalagay yung battery niya. Ito, wait lang. Kaya may susi tayo, gagamitin natin to. Tapos iangat mo lang yung upuan. So yun yung battery, medyo madumi. Dalawa, ito at saka ito. So tatagal daw yung battery mo, mga 2 to 3 years pag okay yung gamit mo. So dapat hindi ka nag-overcharge. Yan. Yan. So pwede mo rin siyang i-charge mismo itong battery. Tatanggalin mo lang itong mga kable. Tapos yung pinakang charging niya, diyan mo isusok-sok. Yan, tatanggalin mo to, tapos diyan mo isushoot yung pinakang charger. So kailangan mo nang i-remove itong bakal na to. So pag tinanggal mo yan, nasa ilalim yan yung ano, yung sa gear oil, pag mag-change oil ka na, every 3 months mo dapat kinagawa. So sa loob niyan, dyan. Pag tinanggal mo ito, madali mo na makikita yung pinakang tornilyo na nasa ibabaw. Nag-iisa naman yun eh. So tatanggalin mo yun para mapalitan mo yung langis. So sa ilalim, meron ka rin tatanggalin na tornilyo. Ay, ito pa. So, yun. Ito, yan. Yun yung tatanggalin mo. Yan. So yung nag-iisang tornillo din na naka-face sa ilalim. Diyan yung drain para sa gear oil. So guys, wala siyang tambucho, so tahimik siya pag drive mo. Yan, yan maganda sa e-bike. Less pollution. Yan. So pag dinadrive mo siya, sara natin to. Pag dinadrive mo siya, huwag mong piga-pigay na gano'n. Hindi siya parang motorsiklo. Pwede mong laruin yung ano. Hindi siya pwedeng laruin yung throttle niya. Kasi pag ginanong mo siya, pakita ko sa'yo kung anong nangyayari. Try natin. Dapat dahan-dahan mo lang siya gagabitin. So, ganito siya guys. Pag nilaro-laro mo, tiba, tatalon siya. Oops! Reverse. Yun o, tumatalon siya.
So dapat ganito. Try natin. So dahan-dahan mo lang siyang iikot. So ayan. So ito, nilagay ko lang to. Tsaka yung mga cover, yan, tinahiyan ng nanay ko. Tsaka itong mga ano, protina. Yan. Yan, tapos, yan, may tali ng aso kasi pinapasyal namin sila. Next time, mag-vlog ako na kasama ko yung mga aso. Yan, may lagayan pa tayo ng tray dyan. Yan. Lagayan ng mga gamit pag namili ka ng ulam. Pero misa parang delikado kasi pwedeng dekwatin. pag mag-isa ka nagdadrive, hindi mo mapansin, madekwat yung laman sa likod. So, yun guys. So, dalawa yung pwedeng mupo sa likod, tapos isa sa harap. Pero minsan, pinakikita ko tatlo yung sakay o apat. Yun. Yan. So, yan. May lagayan siya dito. Pwede mo din lagay yung ibang gamit. So, yun guys. So, itest drive na natin. Yan. Yan na. Itest drive na natin. So yun guys, maganda siya. So malakas siya umatak. Yan, trinay ko siya dati sa parking cess and ako siya kayang-kaya niya umakit na sa SM Manila. So yan, so babalik na tayo. And thank you guys. So magpapark na. Try niya bumili to. Maganda to. Lalo pag ano, mamalingi kayo. Magsusunto, maghahatid ng mga bata. Yan, thank you for watching. See you.